Okay guys, nandito tayo ngayon sa bayan ng Mercedes. Anong barangay ito mga bata? Hindi nyo alam kung anong barangay nyo? Barangay San Roque. Okay. Okay, ha? Kayo ba ay nakaranas ng kumain ng basura? Hindi pa. Magkwekwentuhan tayo kung hindi pa talaga. Ang tinapon na basura, saan napupunta? Sa dagat. Ano-anong mga itinapon? Pantyliner. Diaper. Ano pa? Mga nabubulok na kung ano-ano pa. May lason o wala? May lason. Saan mapupunta ang lason? Sa dagat. Pag kinain ng isda, hipon, alimango at iba pa, pwede itong mamatay. Pero pwedeng manatili ang lason sa katawan. Tama mali? Ngayon, kumain na ba kayo ng basura? Hindi pa. Saan napunta ang basura? Sa isda. Sino ang kumain ng isda? Kami. Kayo? Oh, kumain na kayo ng basura, hindi? Ah, di ba? Gusto niyo bang kumain ng patuloy ng basura? Hindi. O anong gagawin natin? Maglilinis at hindi na muling magtatapon ng basura sa? Hindi lang sa dagat. Pati sa ibang mga lugar, dapat ang basura, kung kunyari nasa school, dapat ang basura ilagay sa bulsa, ilagay sa tamang? Basura. Sa tamang basurahan. Sapagkat kung ito ay mapapabayaan, ano ang pwedeng mangyari? Kakalat siyempre ang basura. Pag kumalat ang basura, madadala na naman ang hangin o mapupunta sa ilog, sa dagat. Ang epekto? Bigla kayong natahimik, nalungkot kayo lahat, ano? Kaya ngayon, kung mapapansin ninyo, ang lahat ng tao, halos lahat ay may sakit. Ang mga bata pwedeng magkasakit ng kanser, maging pulubi sa paligid, pwede rin magkasakit sa bato at iba pa, sapagkat ang nakakain natin ay may basura na. Di ba? So anong gagawin muli? Tatanungin ko kayo, ang gagawin ay? Huwag magtapon ng basura. Pag may nakitang basura, pulutin. At maging malinis sa loob o sa labas ng bahay. O baka naman pagkain, nakalot. Ay di siyempre meron ding residyong mapupunta. Di ba? So, magkakasakit pa rin. Okay? Promise, hindi na magtatapon ng basura? Okay. Sabay-sabay. Hindi basurahan ang ating dagat at kapaligiran. 1, 2, 3. Oh, ganito na lang. Huwag gawing basurahan ang dagat at kapaligiran. Okay, on 1, 2, 3. Ala. Ulit. Oh, lapit ng kaunti para naririnig. Doon sa harap. Dito lang kayo. Dito kayo. Okay, dito. Okay. Huwag gawing basurahan ang dagat at kapaligiran. 1, 2, 3. Maraming salamat. So guys, yun yung mga kabataan dito na binibigyan natin ng orientation. Siyempre, upang matutunan nila kung ano yung mga dapat gawin. At siyempre, sa ating parte naman ng mga nakatatanda, eh tayo yung maging gabay, tayo yung magbigay ng tamang orientation sa mga bata upang hindi na sila muling magtatapon ng basura sa kapaligiran, maging sa kailugan at karagatan. Sapagkat, pag ito ay patuloy na nangyari, patuloy magalat ang lahat ng uri ng karamdaman, lalo na siyempre yung mga hospital waste. Lalo na yung mga sa mga nagbabay. Baka na itatapon natin, mahala, yung ibang mga basura. At sa atin namang mga motorista, sa ating mga bangkero, pakiusap po natin, huwag itapon ang mga change oil at iba pang ngayon mga kemikal na kalalasong kemikal sa karagatan. Alright.
Hi, dog.